papasok kayo sa ano sa site ng Philippine Consulate. And then depende na lang kung saan lugar kayo. Kami is dito kami sa Toronto. So ayan. So pupunta ka. Hello everyone. Welcome back to Jen Bimi Channel. So ngayon mga kapatid, iba na namang topic natin. I-share ko lang sa inyo kung paano ba kukuha ng forms na since pandemic naman ngayon, kung may forms kang ipa-authenticate para sa consulate, Philippine consulate dito sa Canada. So, ayan, tuturuan ko kayo kung saan kayo papasok. So, yan, papasok kayo sa, ano, sa site ng Philippine consulate. And then, depende na lang kung saan lugar kayo. Kami is dito kami sa Toronto. So, ayan. So, pupunta ka sa, ano, consular services. And then, hahanapin mo yung mga related forms na pwedeng i-download. So, depende na lang kung ano, mga blank forms. So, example, yung sa akin is, ano, special power of attorney and consent. Affidavit of consent and support. Yun. Kasi, yung kinuha ko, yun. Dahil, since hindi pa naman ako makauwi, dahil alam na natin. Tapos, piniprint out. And then, pagkatapos niyan, yung consent is para yun sa DSWD. Kung may mga anak kayo na minor, so, syempre, kailangan niya ng consent. So, kung sino ang ano ninyo, kung sino ang gusto niyo mag-assist sa mga bata, so, gawin natin, step by step, tuturuan ko kayo kung ano ang dapat gawin. Since pandemic naman, hindi tayo makapunta in person sa consulate. So, ngayon, ang sabi nila is, through, ano lang, tibali, email mo yung mga forms. So, yan. Ang una natin gagawin is mag-download tayo ng form. So, pagkatapos ng download ng form, ayan, depende kung anong form, mga SPA or whatever, na andun, maraming mga forms doon na ano, dapat i-download. So, ang una natin gagawin is, ano, ipasor natin sa abogado. Hanap tayo ng abogado para, ano, mag-sorn sa hard copy na piniprint out natin sa SPA and sa consent. Yung sa akin is kukuha ako ng SPA, kukuha ako ng consent kasi i-ano ko, authorize ko yung sister ko na para makakuha ng passport yung mga anak ko, yung mga minor. Anyway, isa lang naman yung minor. Dati is nagkuha ako, is wala pa siyang 18. So ayun, sinali ko siya sa ano sa papel. So ngayon, yung isa lang, yung isang bata lang na yung babae kong anak na ayun. Kailangan pa siya ng consent. Kailangan pa ng, ano, so gagawa ako ng authorization para i-authorize ko yung sister ko na siya na ang magsama. Authorize, so pwede na yun. Kung sino yung i-ano ninyo, ilagay sa form na mag-assess sa mga bata. So yan, i-print ang form, tapos hanap kayo ng abogado. Pagkatapos ng hanap ng abogado, andito pa. Yun, kasi na-experience ko is ano, una kong ginawa is isinisend ko agad sa consulate. So andito yung ano. May ano, ipakikita ko sa inyo yung form na sinisend nila na dapat nating i-prepare. So, ayan. Kung kayo, may mga minor kayong mga anak, so, ayun, ito ang gagawin natin. Lalo na, mag-apply tayo ng permanent. So, kailangan ng passport ng mga bata. So, ayan. Kailangan talaga, kung hindi tayo makauwi, kailangan tayo ng authorization. Mag-authorize tayo sa itong mga sister o kung sino mga gusto natin i-authorize sa mga minor natin na anak. So, ayan. Pagkatapos pala na mag-sorn ng abogado, akala ko okay na yon. So, sinisend ko agad sa consulate. Mali yon. Ang dapat nyong gawin, pagkatapos ng mag-sorn sa abogado, is pupunta kayo sa ODS. Dito, Official Documents Services. So, ayan. Yun ang advice sa consulate na pupunta doon. So, may dapat tayong babayaran, pero ano lang, konti lang naman. Per document is $16. So, yung since sa akin is dalawa, so 32 yung nabayad ko. So, ayan, magdala ka na lang ng ano, mga papers mo na dapat ipakita doon. Number one, yung passport. Passport mo talaga dadalhin doon, o ID, o depende, okay lang naman kung passport lang. Tapos, yun, ipakita mo yung mga papers mo at saka yung dapat ipasorn. Kasi parang, iwan ko kung ano ang ano nila. Yung parang piniprint out lang nila yung ano, yung parang sa ano ng attorney na, yung attorney mo na nag-sworn is, totoo ba yung naka-record na ano, yun. Yun talaga. And then, ipiprint nila yun, pagkatapos,
i-email mo yon. Tapos iso ito pa. Before mo i-send sa consulate, ito na pagkatapos ito ha, ay rewind ko lang form pa sorn sa abogado. Pagkatapos ng sorn sa abogado, dadalhin mo doon sa ODS, sa Official Document Services. So, i-search na lang ninyo. Ano ko dito? Yan ang address sa ano ODS. Depende kung saan kayo. I-search na lang ninyo kung saan kayo, saan ang location ninyo. So, makikita ninyo kung ano ang pinakamalapit na ODS na dapat ninyong puntahan. So, ayan. Pagkatapos ng ODS, may i-prepare pa kayo. Kasi ang dapat nating bayaran sa doon sa consulate is 36.25 per document. So kung ilang dokumento yung dapat mong ipasorn, dapat niyong ipa-authenticate doon sa consulate, so kailangan magbabayad ka ng 36. So paano ba yung 36? Ang 36.25 is kailangan kang pumunta sa ano sa bangko. Kung saan ang bangko mo, kung depende na lang kung anong bangko ka. Naka-open account, so pupunta ka doon, tapos sasabihin mo na mag-bank draft ka. So, bank draft ka, so yun ang amount. So, kung dalawa yung ano, kung dalawa yung document na ipasort mo, ipa-authenticate mo doon sa consulate, so ayan, magbabayad ka ng dalawang bank draft ang gagawin mo. Kasi per document, yan eh, 36.25. So, pagkatapos mong ano, magpa-bank draft, so i-attach mo yon sa para email mo. So, may address naman kung saan, i-search na lang ninyo kung saan kayo malapit, so doon kayo mag-mail ng document ninyo para doon sa consulate. So, ayun, ang dapat ninyong i-prepare, ang dapat ninyong i-attach doon is yung, ano, passport, photocopy ng passport mo, or kung anong merong ID ka, pero mas, much better passport. Passport, and then yung photocopy ng yung sa mga document na pina-authenticate doon sa ODS, magpotocopy ka din. So parang i-attach mo, parang original copy and yung original copy at photocopy, yun ang ipadala mo doon sa Philippine Consulate. So ayan. Yung i-attach mo is yung document, photocopy, yung photocopy ng passport mo, then yung bank draft mo. Na kung ilang document ang ipapa-authenticate mo doon, so dalawa din ang bayad. So 36.25 per document. So ayan. Pagkatapos mag-attach ka ng ano, envelope na bibilihin mo doon sa post office. Envelope na return, kibali return envelope. Mag-attach ka ng return envelope kasi ipapadala nila 'yan. Pagkatapos ng authentication, pagkatapos ng i-authenticate yung document mo, email nila agad sa iyo. Email nila. So, indicate mo yung ano, contact number. Ilagay mo din yung contact number mo sa envelope. Anyway, malagay naman doon, may portion naman doon na may ano, telephone number, yung telephone number mo. So yung ano, express envelope, yun talaga yung kukunin mo, yung kukunin na envelope, yun talaga yung ano, priority mail. Medyo ano lang naman siya, medyo mataas naman ang bayad, pero mas okay na yung safety. Safety yung papel mo na maibalik siya, ma-trace mo agad, ma-track mo, may tracking number doon, so ma-trace mo kung saan na yung papers mo. Na nasenda ba nila or wala pa ba. So, ayan. So, pwede ka naman ding ano, mag-follow up. I-follow up mo kung saan na nakarating na ba yung papers na pinadala mo or pwede ka ding mag-email. So, doon, i-email mo lang doon sa ano, Consular Services Toronto. I-email mo lang doon sa ano, sa Philippine Consulate. Depende kung ano, kung saang location ka, so yun din, may email doon. I-search mo lang kung saan ang email. So, ka na dapat ipa-authenticate, since hindi pa naman na tayo makapunta doon sa consulate, siguro mag-open sila is hindi naman whole day, and then mahirap na ngayon, lalo na lockdown, so mahirap na pumunta doon. So, mas okay na yung isend mo na lang yung papers mo doon sa consulate. So, prepare mo lang yung mga papers na dapat mong i-prepare. So, ayun talaga, hanap na lang kayo ng mga, yung abogado na hindi malaking bayad. Kasi may mga attorney na ano, eh, medyo malaking yung bayad ngayong magpa-sorn ka. Mas okay na yung hanap kayo ng attorney na ano, yung Filipino lang, yung Pinoy lang. Ah, okay lang naman siguro kung hindi Pinoy na attorney, basta
Depende siguro sa ano, sa document na ipagawa mo. Kung ilang document ang ipagawa mo, so depende na lang 'yan kung magkano ang bayad. So hindi naman siguro medyo kamahalan, mga nasa 100 lang siguro. Lang. Gilang lang natin ang 100, no? Kasi yung 100, ilan na yan sa Pilipinas. So, sayang, di ba? Pero, syempre, kailangan natin. So, kailangan tayong magbayad. Hindi naman medyo matagal. Parang, ano lang, yung sa akin is, ano lang siya, parang 2 weeks. 2 weeks siya. By 2 weeks, mabalik na yung papers mo. I-mail na nila yun. So, yun lang, isulat mo lang doon ang tamang address mo, dahil ayun, yung cellphone number mo, para matawagan ka nila, if ever. So, mas okay na yun. Pero mas okay na din yung mag-email ka sa kanila na i-inform mo sila na, ayan, may pinadala ka na document, tapos, ano, may ina-attach mo na yung bayad, tapos lahat-lahat na andun yung mga paper mail, ilagay mo talaga yung pangalan mo na ako si ano, then tapos yung cellphone number, then kahit hindi mataas, kahit short message lang, pero yung importante ba? Sasabihin mo lang doon, may send ako na document para authentication. So, ayan, this is my number. And then, kung ano, kasi mag-reply naman yan sila kung okay na ba, na-receive na ba nilang yung papers na pinadala mo. So, ayan, okay lang naman, simple lang naman, pero medyo maghintay ka ng konti. Kasi, ano eh, 2 weeks, ayan na, pwede na yan. 2 weeks, mabalik na yan yung mga papel na ipina-authenticate mo. So, i-authenticate na nila, so okay na yun. Kasi hindi naman tayo personally makapunta doon sa consulate. So, mas okay na yon na email lang. So, safety lang naman yung mga papers natin. So, basta yung priority mail lang ang gagamitin ninyo. Hindi yun lang yung ordinary na mail. Yung priority talaga, yung parang ma-track mo, makita mo yung papers kung saan na-deliver na ba or wala pa. So, ayun lang. Sana naintindihan ninyo at sana makatulong din. Kung may mga plano kayo na kumuha ng passport para sa mga minor na mga anak ninyo, then since hindi naman kayo makauwi ng Pinas, so ayan, mag-authorize na lang kayo kung sino ang ipa-assist ninyo sa mga anak na para makakuha ng passport. Kasi dalawa ang gagawin ninyo. Kukuha kayo, may ano kayo, SPA or consent na ipakita doon sa DSWD. Kasi kung magkuha ang passport, kailangan na certification ng DSWD, yung minor na anak mo, certification, then tapos nga, tapos yun ang attach mo para kukuha ng passport. So, ayan. So, pag okay na, so pwede mo nang ipadala sa Pilipinas, so pwede na. Makakuha ng passport yung mga anak mo, lalo na ngayon pag matapos ng kontrata. So, ayun, mag-prepare-prepare na sa mga papel para permanent. So, ayan, kailangan talaga yan. So, yun, sana na nakatulong ako konti. Kung sino man yung mga anak na mga minors, kung anong klaseng document na ninyo, authenticate para sa consulate. Mga kapatid, maraming salamat na naman sa panonood, sa walang sawang pagsuporta, sa walang sawang pagbisita dito sa channel ko. So, thank you sa lahat. Si God na lang ang bahala. Sana maging okay na ang buong mundo, di ba? So, thank you. God bless you.